Wala po akong nalalaman na sinabi nila. Nakasama po ako doon sa SP. Ay, huwag ka magsinalang, Mr. Alex. During that hearing, your brother, former mayor, Teddy Tumang, ikaw ang tinuro. Alex Tumang, when? The deed of sale was executed on May 21, 2019, Your Honor. Oh, so, April 10, SPA. Tama? Yes, Your Honor. Then, May 21, selling. Yes, Your Honor. How will you answer this? Ito, kinonfirm na ni Kapitan, ha? Kinonfirm pa ni, ano? Kinonfirm pa ni LRA. Kinonfirm din ngayon. Oh, what can you say about it? Mr. Chairman, paano makapag-execute ng SPA itong namatay na nung, that was siguro 15 years ago? Now, Mr. Chairman, eto may problema. Kasi kung namatay yung Bernardo at saka Ines, 90s, kahit sabihin pa natin 2015, siguro na ba yung kapitan? Siguro di 2015, kapit bahay mo eh. Kasi kung 2015 ba, tandaan mo yun, di ba? Hindi ko na po ma-recall yun. Okay, sige, eto na lang. Di ba kapit bahay mo yan? Opo. Opo, Your Honor. Ang pagkatanda mo, namatay siya, magkapit bahay kayo nung namatay siya. Opo, Your Honor. O di, sigurado na hindi 2015 naman, hindi 2017. Kasi 2015, that was only 9 years ago. 2017, that was 7 years ago. 2019, that was 5 years ago. Matagal na, di ba? Tama? Ang pagkaalam ko po kasi, Your Honor, yung bahay ng father ko, pinarenovate year 2000. Ang alam ko po, patay na nun. Oh, patay na. Oh, yan, eksakto. Now, PSA, do you have record of the spouses Bernardo and Iris Tumang? Kahit date of birth at saka death. Oh, ASAP ha? Pakita lang po, ASAP. Okay, LRA, are you familiar with the transaction between Mr. Alex Tumang, Roy Gomez, Teddy Tumang with Willie Ong? Yes, Your Honor, we already submitted the documents related to the transaction. Now, ito, Mr. Chairman, special power of attorney for Mr. Teddy Tumang. Do you have a copy of that? Yes, Your Honor. Oh, what was the date? It appears to have been notarized on... April 10, 2019, Your Honor. April 10, 2019, and the transaction between Teddy Tumang, Roy Gomez, and Alex Tumang, when? The deed of sale was executed on May 21, 2019, Your Honor. Oh, so April 10, SPA, tama? Yes, Your Honor. Then May 21, selling. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chairman, paano makapag-execute ng SPA itong namatay na nung, that was siguro 15 years ago? Oh, Alex Tumang. Oh, how will you answer this? Eto, kinonfirm na ni Kapitan, ha? Kinonfirm pa ni, ano? Kinonfirm pa ni LRA. Kinonfirm din ngayon. Pinapakonfirm ko pa sa PSA. Oh, what can you say about it? Because you're part of this transaction and your brother, former Mayor Tumang, told this committee. Good afternoon, Mr. Chair. Hello? Pakilapit na lang po ng mic. Mr. Chair, regarding doon sa property, based doon sa mga records ko kahit yung mga taga San Jose Malino, dalawang parsela po, hindi lang po iisa yung may-ari. Yung nasa left side, katapat po ng gasoline station at ginawang commercial building ni Engineer Bong, ang kapitan ng barangay San Jose Malino, kay Bernardo
Evangelista married to Ines Tumang. Ngayon, yung nasa right side, nakadugtong ng property na bili ni Willie Ong, pag-aari po ni Carmelino Tuason. Okay, sige. I will give you the benefit of the doubt of your argument. LRA, please check. LRA, please check the statement of Alex Tumang if indeed he's telling the truth. Now, Mr. Alex Tumang, ayan yung defense mo. But you cannot defend this because Ines and Bernardo Tumang issued an SPA for your brother and your brother is telling this committee in the last hearing na sa'yo, na ikaw daw ang nag-transaction nito with Roy Gomez. Now, ang sinasabi ko dito is patay na po, how can a dead person issue an SPA? Ayun yung tanong ko. Huwag muna tayo mag-engage doon sa kung alin sa property na yon. Just a question of this SPA. Mr. Chair, wala po akong kinalaman doon sa SPA. Ang nangyari po doon, tinawag po ako ng former Mayor Teddy Tumang na kung ibebenta ko yung lupa na nabili ko, sabi ko, oo, ibebenta ko. Sinong pwedeng makausap? Tawagan ko si Erning dahil siya ang nakikialam niyan. Si Ernesto, yung anak po ni Bernardo Evangelista. Okay, pero question wala po akong pangalan doon sa SPA at wala din po akong pangalan doon sa deed of sale. Correct, that's correct. But during the previous hearing, you never denied it when Teddy Tumang told this committee na ikaw. Kahit si Roy Gomez, when Roy Gomez was asked about it, wala po akong nalalaman na sinabi nila na kasama po ako doon sa SPA. Ay, huwag ka magsinalali, Mr. Alex. They never told us that you are part of the SPA. Wala kang pangalan dito. But during that hearing, your brother, former mayor, Teddy Tumang, ikaw ang tinuro. Wala po nalalaman na ako po tinuro doon sa ano po. So you're not here during the time? Yes, yes, Your Honor. Oh, please, Comsec, please the record if during that hearing. Ito Alex ha, Mr. Tumang, Alex Tumang, balikan kita mamaya. Pero last lang to ha, punta ko muna si Mayor Tumang. Kasi hindi pwede po dalawang sinungaling dito. Isa sa inyo nagsisinungaling or my question, if you are present during that hearing, I will not hesitate to cite in contempt. Kasi you're not telling this committee that during the deliberation, hindi mo narinig, no, na ikaw ang itinuro ni Teddy Tumang. Kasi you were invited in this hearing because of that. You will never be invited in this committee hearing if not for the statement of your brother and Mr. Roy Gomez. Now, again, last na lang ito po. Strike 2 ka. Tanungin kita ulit. Ikaw ba? Tama ba ang kapatid mo? O narinig mo ba during the hearing na ikaw ang tinuturo ng kapatid mo? Mr. Chair. Yes or no lang po? Yung sinasabi... Hey, yes or no lang. Are you not present during the hearing? Hindi ko na po matandaan kung present po. That's the safest excuse. And that, if that is your answer, if I will find out, if this committee will find out that indeed you're lying, I will cite you in contempt. I will move to cite you in contempt. Papukulong kita, Quezon City Jail, kung gusto ni Chairman ako. Eh, huwag tayo dito maglulokohan. Patay na yung tao na kapag-issue pa ng SPA. Of course, your name is not in the document. Well, sinasabi ko, your brother told this committee and Roy Gomez confirmed that you are the one who transacted it. Though, ang may SPA yung kapatid mo. Mr. Chair, paki-detail nga po kung ano pong transaction. Hindi ko na may detail, pinapatsi ko pang ang record eh. Aha. Ay, sinasabi ko lang. Ang pagkaalam ko po, itong No, hindi ang pagkaalam mo.
Ang sinasabi ko, if narinig mo ba yon, pumasok ba sa utak mo yon? Kasi during that hearing, you are present. No? You are present. Hindi mo tinenay yung statement ng kapatid mo. And that is on record. I know you're telling me. Mr. Chair, ano po ang sinabi, pagkasabi po ni ang former Mayor Teddy? Ewan ko sa iyo, kaya tatanungin ko siya. Sa property. Hindi nga, ang sinasabi ko lang, ang sinasabi ko lang that time, si Roy Gomez confirm, nandun ka. Sabi ni Mayor Tumang, ikaw. Mr. Chair, ano po ang kinonfirm nila sa akin? I will check the record para intuto. Po. I will check the record para intuto. But, sinabi mo kanina, na you're denying. Of course. Hindi ko naman sinabi na pangalan mo na sa SPA. Sinasabi ko lang na nung hearing na yon, nandito ka, sinabi ng kapatid mo, hindi mo dininay. Now you're denying that you are not part of that transaction when in fact you are not supposedly invited in this committee if not that your brother told this committee na ikaw po kasali dun sa transaction na yon. Balikyan kita. Pinapatsik ko lang po yung record. Baka, anyway, Mr. Chairman, can we ask Mayor Tumang? Please proceed. I think he's still on Zoom. Mr. Tumang? Yes, sir, Your Honor. Good afternoon. Mr. Tumang, now, your brother is denying that he's not part of this transaction. And your name appears on record that you were given a special power of attorney by the spouses Bernardo Evangelista and Ines Tumang Evangelista. Pero patay na po eh. Yung espesya binigay August 10, 2019. Pero patay na po yung dalawa eh. Oh, how can a dead person give you special power of attorney? Ito po, Your Honor. Former Mayor Tumang, Mr. Tumang, just to remind you, you're under oath. Yes po. Okay, please proceed. Yung pong lupang yan, yung pong unang hearing po, wala po yung kapatid ko dyan. Yung pong lupang yan, original, kahit sa kanya po talaga yan. Pero ako po ang nabigyan ng SPA. Opo. Ano? Pakiulit ka. Yung lupa po yan, sa kapatid ko po talaga yan. Kapatid mo? Yung pong lupa. Sa kapatid ko. Pero dinideny niya ngayon. Hindi niya po dinideny. Kaya sinabi po niya kanina, tinanungan ko po yung kapatid ko kung binibenta niya yung lupa. Ganito na lang. So, ngayon. Wala pong pangalan diyan yung kapatid ko. Ako po ang nagpag-transaction. Ako po ang binigyan ng SPA ng anak ni Bernardo at yung si Ines. Hindi ko alam na patay na po yung ano kasi ang nagbigay po ng SPA na hindi ko po kasi talaga hindi namin po close relative po 'yan. Hindi, kasi ganito, Alex, nung first hearing, you were not present because you were not invited. But because your name appears with the statement of your brother, nasabi niya, kasi that time ay yours siya eh. Diba? Now, sinabi niya na yung property na yun is owned by you. Eh, wala kang pangalan mo dito. But that property, sabi ng kapatid mo, is owned by you. Now, ang question ko, Mr. Tumang, eh, di pa nga kita tinanong eh, bakit naka-zoom ka? Oh, but yung iba dito, nandito ngayon si Ring, but ikaw? Kanina po, masama po yung aking, ano, biglang tumaas po ang blood pressure ko. Eh, that's, again, that is an excuse by, not all, by most of the resource speaker that kasi matas cooperate in this hearing. Diabetic po ako, okay. Honor.
O pag-i-submit ng medical certificate. Yes po, Your Honor. Kasi inano po ako ng anak ko, mataas po yung BP ko, hindi po ako maka... Naiilo po ako, kaya ano... Kaya hindi po ako nakadalaw. Eh dapat pumunta ka dito and let the medical service of this house check your medical situation. Eh how can you produce a medical certificate on that day? Kapatid, anak mo yung nagsabi. Opo, doktor po yung anak ko, Your Honor. Eh, so, yun nga eh. Hindi, Mr. Tumang, I want you to be present at the next hearing, physically present. Now, if you may problema ka, that excuse, Mr. Chairman, ang excuse niya is not acceptable to me. Anyway, now, Mr. Alex Tumang, you were invited in this hearing because your brother told this committee that the property is yours. Your Honor, ako. Hello. Ako po yung nagpag-transaction kaya po na, nakapangalan sa akin yung SBA. Yung kausap nga, yung CFA. Alex ha, ito ha. Sinasabi niya, ito Mr. Tumang, nasa yung SBA. May problema ang SBA, wala. Eh, late niyo po, nalaman namin na may problema po. Hindi namin po kasi alam na patay na po pala yung si Ines tsaka si, ano ba yung pangalan ng isa? Si Mayor, you're lying. Because the mayor, you're in 2019, you're the mayor of Mexico, Pampanga. Hindi po ako nagsisunod, Your Honor. Ang kausap po namin kasi yung anak niya, si Erning. Sabi niya po, buhay po yung kanyang magulang. Hindi namin po ka-close sa relatives po namin, pero hindi namin po ka-close. Naniwala po kami sa anak niya na sabi niya, buhay po yung kanyang magulang. Eh, yun po ang pagkakalam namin. Mayor, we were not born yesterday. Mayor ka pa naman. Opo. Ha? Mayor ka pa naman. Hindi po ako nagsisinaling, Your Honor. Oh, eto, yung statement mo nakaraan, sabi mo kanina, etong SPA, ikaw. Opo. Pero yung property, sa kapatid mo. My brother. Oh, ayun na nga, Mr. Chairman eh. Eh, inaamin na ngayon ni Mayor na itong property na to, siyang may SBA, pero yung brother niya ang may-ari. Tama, Mr. Tumang? So original po, siya po talagang may-ari, pero ako pang nagpag-transaction. Hindi nga, ang punto nga dito is, ikaw yung may, ikaw may SBA, pero siya may-ari. Opo. Oh. Yan po yung statement. Mr. Tumang, Alex. Mr. Chair. Do you want to deny? The statement of your brother? Explain ko lang po para maintindihan. Dali. Yes or no lang. Do you deny the statement of your brother that this property that is involved with the SPA of your brother is yours? Opo, totoo po yun. Sa akin po yung nasa left side ng sinasabi ko. Yung sa kabila po, yung nasa right side, kay Carmelino Tuason po, kung saan po nakuha po yung drugs. Hindi, wag muna natin pag-usapan yung drugs. Kasi yung drugs, no? Itong dokumento, lumusot na ito dahil sa droga, di ba? But, spurious yung dokumento. Involved ka. Mr. Chair, hindi po kasi na... Stop talking, Mr. Chairman. Mr. Chairman, there is a person is not yet recognized, Mr. Chairman, and keep on talking. 1 minute suspension. May we ask the resource persons, please, when you reply to a question being asked of you, please refer to the chair at pabayaan po muna natin patapusin yung nagtatanong because you will be given, I will make sure that you will also be given time to reply. Sige po. Oh, Mr. Chairman, again, yes or no lang. Oh, do you confirm that session resumed? Thank you. Yes, sorry, Chairman. You, Congressman Patrick. Oh, now. Mr. Alex Tumang, you confirm that this property involved with the spurious document is indeed yours because that was the statement from your brother? Yes, Mr. Chair. Sa akin po yan, yung property po. Pero hindi po nailipat sa aking pangalan. Yeah. Of course, hindi nailipat dahil wala ka nga dito eh.
But Troy Gomez testified that you were part. And now your brother is telling this committee, can you confirm now that this property, which involves 4 years document, is yours? Tama? Tama po, Mr. Chair. Huwag muna natin pag-usapan yung warehouse. Ha? Because I have to check with the LRA if you're telling the truth. But what I'm telling, Mr. Chairman, Mayor Tumang, Mayor of Mexico Pampanga, at the very least, no? Question of due diligence, Mr. Chairman, maniwala ba tayo doon na hindi niya alam na patay na pala? Eh, kapilido niya pa? At itong si Alex Tumang, hindi ko maintindihan kung ito, ano lang to eh. Kasi, alam mo, Mr. Chairman, ito, diretsahin kita, Mr. Chairman, Mr. Alex Tumang, your brother keep on insisting that this property is yours because this property never reflects in the sal end of your brother. Ganun lang po. Ganun lang po. To this honorable committee, to the members of this committee, to the chairman, Mr. Chairman, they keep on telling this committee. And now, Alex Tumang admitted itong property involved na may problema ng dokumento is his property. Because this property that was bought by Mr. Former Mayor Teddy Tumang, wala po sa salain niya to. Kaya ito ngayon yung problema, Mr. Chairman, may kaso si Mr. Tumang, former mayor, may kaso ka rin. And I will really personally recommend. Kasi yung dokumento, nagpapakita, etong property na to was bought by Mr. Teddy Tumang with an SPA na namatay na. Then ito ngayon, dahil nagka-investiga sa committee ko, public accounts, nag-investiga dito, sa public accounts, malinaw po na this property never reflects on the salen of Mayor Teddy Tumang. Kaya pinapaamin niya ngayon sa kapatid niya. Now, ang lusot ngayon, because this is a drug investigation, ang lusot ngayon that this property now is not involved in drugs. But still, Mr. Alex Tumang, pag na-proof yan, na indeed that property is not involved, but still, you have a case to face. Because you're part of the conspiracy. Concealing public, supposedly public document. Sal and your brother. Tinatakpan mo po yung kapatid mo. Thank you, Mr. Chairman. Sa ngayon, yun lang po muna. Kapitan, balikan na lang kita. Ha? May gusto pa ako ipakonfirm sa'yo. Yeah, thank you, Congressman Duano. The observation and the opinion of Congressman Paduano with respect to the property being the subject of this investigation will be dealt with and will probably be reflected in the committee report when we conclude the investigation in this committee.